Ngayon nga kapatid ay naganap na nga ang laban dito nga sa pagitan nito ngang NXP EBOS at ito ngang Echo Esports na kung saan kapatid makikita nga natin dito na sobrang naging dikit lamang ang laban nga ng dalawang kupunan na ito dahil naghahabol nga sa puntos itong NXP sa pagkakataon na ito lalo na't napipinto na nga ang pagkakalaglag nila dito nga sa paparating na playoffs ng MPL Season 11 dahil ang kanilang ngang MDL team kapatid ay hindi nga nakapasok dito nga sa playoffs ng MPL at ngayon itong NXP EBOS nga kapatid ay sobrang liit na lang ng tsansa na makapasok nga dito sa playoffs lalo na't yung mga kalaban nga nila sa susunod na linggo kapatid ay sobrang init nga at sobrang gagaling nga ng mga ito. Medyo huli na nga yung ipinapasok itong si Haze dito nga sa MPL ng NXP dahil sa mga nakalipas na linggo nga kapatid ay hindi ipinapasok itong si Haze dahilan kung bakit natatalo-talo nga ang mga ito sa MPL. At ngayon nga kapatid kahit papaano nga ay nananalo nga itong NXP gayunpaman hindi nila makuha-kuha ang isang series dito nga sa kanilang kalaban na kung saan pangit na pangitain nga yan kapatid sa papalapit nga ng playoffs na kung titingnan kung sakaling makapasok nga itong NXP EBOS dito nga sa playoffs kapatid maaaring maaga pa rin magpaalam ang mga ito kung parehas lang din ang kanilang ngang ipapakita pagsapit ng playoffs. Gayunpaman kapatid, sobrang ganda naman ang ipinakita nitong Echo Esports sa kanilang ngang laban na kung saan kahit nga sa mga nakalipas na laban ng Echo kapatid ay natatalo-talo nga itong Echo sa pagkakataon na ito. Marami nga ang nagsasabi na di umano tinamaan nga ng patch itong Echo Esports sa pagkakataon na ito. Kaya naman natatalo-talo nga sila dito nga sa MPL. Hindi kagaya noong mga unang yugto ng regular season kapatid ay nangibabaw talaga itong Echo. Ngayon kasi ay nangibabaw nga itong Bren Esports at pangalawa na lang itong ang Echo na kung saan dapat ngayon nga kapatid bago mag playoffs ay malaman na nila ang kanilang ang kahinaan nang sa gayon pagsapit mismo ng playoffs ay dito nga hindi sila maagang magpaalam kagaya noong nangyari nga sa kanila noong MPL Season 9 noong kakabuo pa lang ng tinatawag nating Dream Team Echo Esports na kung saan nagsama-sama nga itong sila Bene Cutie, Carl TC at eto nga si Yawi. Ngunit sa kabila nga ng pagiging number 1 kapatid, sila nga ay nag first exit dito nga sa playoffs na kung saan inilaglag nga sila ng Smart Omega sa pagkakataon na ito. Smart Omega pa naman ang kanilang pinili ng mga kalaban ngunit na upset nga sila ng Smart Omega sa pagkakataon na ito. At ayon nga kay Bene Cutie kapatid ay malaking learnings daw talaga yung nangyari nga sa kanila noong MPL Season 9 which is ayaw na nga nila maulit ito ngayong season na ito. Kaya naman malaki ang posibilidad kapatid na umabante nga ng sobra itong Echo Esports dito nga sa paparating na playoffs. Gayunpaman, hindi pa rin natin nasisecure itong ang Echo Esports dito nga sa upper bracket. Tanging playoff secured pa lamang itong Echo ngunit ang mga secure nga itong upper bracket kapatid ay hindi pa nga natin yan masasabi dahil sa ganda nga ng ipinapakita nitong Blacklist International na sumusunod nga sa kanila dito sa standing na kung titingnan malaki ang chance kapatid na maabutan din sila nitong Blacklist International kung sakaling mananalo-nalo pa nga itong Blacklist International sa susunod nitong laban sa huling yugto ng regular season. Ngunit kung mananalo naman itong Echo kapatid ay mahirapan nga itong Blacklist International na makahabol dito sa Echo. Kaya sobrang halaga talaga kapatid na masecure mo nga yung upper bracket nang sa gayon ay nasa second round ka na nga kaagad ng playoffs at maghihintay ka lamang ng mananalo dito nga sa top 3 to top 6 kung sino nga ang makakapasok sa bracket na yan. At dito kapatid kung sakaling matatalo nga kayo sa
upper bracket ay mapupunta ka lamang sa lower bracket, kaya sobrang halaga pa rin talaga sa Blacklist International na maabutan nga nila ang kuponan ng Echo Esports. Ngunit, ang susunod nga ng mga kalaban ng Blacklist International ay itong Bren Esports na kung saan nang babalagbag nga yan ng mga kuponan dito sa MPL. Well, tingnan natin ang bagay na yan kapatid na kung saan kung matatalo nga ng Blacklist International itong Bren Esports kapatid ng 2-0 ay aabante nga itong Blacklist sa pagiging top 2 at kung sakaling hindi naman mananalo itong Echo kontra nga sa Smart Omega at RSGPH kapatid, dito natin masasabi na magiging top 2 na talaga itong Blacklist International. Sa madaling salita kapatid, nasa kamay ng Bren Esports ang kapalaran nga nitong Blacklist International na kung titingnan kapag natalo sila dito nga sa kuponan ng Blacklist International, lalaki ang tsansa ng Blacklist na maging top 2 na kung saan isa nga sa nahihirapan ang Bren Esports dito sa Echo. Kaya naman, malaking advantage nga ito para dito sa Bren Esports kung sakaling hindi nga mag-a-upper bracket itong Echo sa pagkakataon na ito. Pero syempre, dalawa pa nga ang laban ng Echo. Ito ay Smart Omega na kung saan hindi pa nga nananalo itong Smart Omega sa kuponan ng Echo Esports na kung saan kapatid, dito ay magkakaalaman talaga kung sino nga ang mas malakas ngayong MPL Season 11. Sa last week talaga ng MPL regular season kapatid magkakaalaman, lalo na't ang mga huling laban nga ng Echo ay mahalaga para sa kanila na kung saan kapag natalo pa nga ang mga ito sa mga susunod nilang laban at mananalo naman itong Blacklist International kapatid, madedehado pa nga sila sa pagiging upper bracket dahil may dalawa pa nga ang laban itong Blacklist at ito nga ay ang Bren Esports at NXP Evos. Sa Bren, medyo alanganin itong Blacklist International pero sa NXP Evos nga kapatid na struggling ngayong season na ito ay malaki ang posibilidad na mag-2-0 yan ng Blacklist International at kung sakaling ibigay nga ng Bren Esports ang laban dito nga sa Blacklist International para nga hindi makapasok itong Echo sa upper bracket kapatid ay isang malaking hamon nga yan sa Echo na kung saan kailangan nilang maipanalo ang laban nila talaga dito sa Smart Omega at RSGPH na alam naman natin na ang dalawang yan ay naghahabol din talaga ng puntos para nga dito sa playoffs. Kaya sobrang kaabang-abang talaga yung mga bakbakan nga ngayong MPL Season 8 at gaganapin nga yan ngayong April 14 na. At mabalik nga tayo dito sa laban ng RSGPH kontra dito sa Blacklist International kapatid na kung saan nang dahil nga sa pagkatalo ng RSGPH dito sa kuponan ng Blacklist ay binabash nga ngayon itong si Coach Panda dahil di umano hindi nga nito nirespeto ang Estes ni Omay Venus na alam naman natin na kapag hawak-hawak talaga yan ng Blacklist International ay sobrang hirap nga nila talunin simula noong na-invento nga nila itong Ubi Strat kapatid hanggang ngayon ay kakaunting kuponan pa lang ang nakakapag-decode ng Estes nga ng Blacklist International. Kumbaga kapatid, malaki talaga ang tsansa ng Blacklist na manalo kapag hawak nila itong Estes na hindi nga nirespeto nito ngang ni Coach Panda dahil sa Game 1 nga kapatid ay nakuha ni Omay Venus ang kanyang Estes at ito talaga ang nagpahirap nga sa kanila tuwing may mga clashes nga sila dito sa kanilang laban. Kinakapos kasi yung mga damage output nga nitong RSGPH dahil na rin sa heal nga ni Omay Venus. Marami pa rin talaga ang bumibilib dito nga sa paggamit ni Omay Venus ng kanyang este. Kaya naman, kahit nga yung mga shoutcaster natin dito sa MPLPH ay sobrang bumilib talaga dito nga kay Omay Venus. At pagsapit nga ng game to kapatid, ganun pa rin ang resulta dahil hindi nga binan ni Coach Panda itong Estes ni Omay V na kung titingnan, isang pagkakamali talaga yon para nga dito kay Coach Panda.
Parang nung nangyari dito nga sa Echo, kapatid, na kung saan sobrang taas nga ng pride nila para hindi iba itong Estes ni Ome Venus noong una nilang pagtatapat sa upper bracket finals dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Yan ang dahilan kung bakit pumailalim nga sa lower bracket finals itong Echo kontra dito sa RR Kihoshi. At sa muli nga nilang pagtatapat ng Blacklist International dito nga sa Grand Finals ng World Tournament ng Mobile Legends, kapatid, hindi na nga pinakuha pa si Ome Venus ng Estes. Na kung titingnan, kapatid, naging aral talaga dito nga sa Echo itong Estes ni Ome Venus. Kaya kahit sinong kuponan talaga, kapatid, ay sobrang nirerespeto itong Estes nga ni Ome V kapag kalaban nga nila itong Blacklist International. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.